Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to show you how to create a branding watermark for your channel. So first, go to youtube.com and sign into your account and click the profile picture. Click YouTube Studio. And in the left side below, click Settings. Click Channel. And then click branding. So dito natin ilalagay yung ating branding watermark. So guys, kung ayaw nyo mag-edit, pwede naman. Punta lang kayo sa Google and mag-search ng inyong subscribe button and i-download nyo lang. So punta tayo sa Google. And then search natin subscribe. And then click images. So ayan guys, mamili lang kayo kung anong gusto nyo. Piliin nyo lang yung square para ma-upload siya sa branding watermark natin. And then click natin yung choose image. And then yung subscribe button na na-upload natin from Google. Double click lang natin yan. So ito na yung branding watermark natin guys. And may tatlong option dito. End of the video, custom start time, and entire video. So mamili na kayo kung anong gusto nyo. Ako piliin ko yung entire video para makikita yan sa buong video natin. So ayan guys, nakasave na siya. So punta tayo sa ating video, i-check natin. Refresh lang natin. So, ayan na guys ang ating branding watermark. And makikita na yan sa buong video natin and sa lahat ng video natin. Madali na sa mga friends natin na mag-subscribe. Isang click lang nila and nakasubscribe na sila. So, gagawa tayo ng ating sariling branding watermark. And balik tayo. Search natin Pixlr. Ito yung itsura ng Pixlr guys. Wala kayong dapat bayaran. Libre lang to. So, click natin yung Pixlr. Dito na tayo mag-i-edit ng ating branding watermark. So, pwede kayo mag-login, pwede ding hindi. And in the left side, click natin yung Create New. So, ayan guys, marami kayong pagpipilian dito. Pero nga, dahil wala dito ang box para sa branding, gagawa tayo ng bago. And dito sa right side, my width and height. So, click natin yan and papalitan natin ng 400 by 400. And then, click create. And in the left side, ito yung menu natin. So, click natin yung T. And in the right side, click natin yung plus sign kasi mag-a-add tayo ng color background natin. Then, click images. So, ayan na yung color background na na-download natin from Google. So, mamili lang kayo guys kung anong color na gusto nyo. Double click lang natin yan. And then, dito na tayo maglagay ng text kung ano man yung gusto nyo. And then, click natin yung T sa left side sa menu natin. And then, add new text. And then, double click lang natin yan. Delete. And then, type natin, click here to. And then, papalitin natin yung size niya. Click natin yung size. And then, mag-add tayo ng text. Click add new text. And then, double click delete and type natin subscribe. And then, papalitan natin yung design ng text niya. Click natin yung font. So, ayan guys. Depende na sa inyo kung anong gusto nyong design sa text niyo. And then, papalitan natin yung kulay niya. So, marami kayong pagpipilian na kulay dyan. Depende na sa inyo. So, ako, black yung gusto ko.
And then, papalakihin pa natin yung size niya. May space pa naman siya sa baba. So, mag-a-add tayo ng subscribe picture. Click natin yung plus sign. And then, click image. And then, yung subscribe button na na-download natin from Google. Adjust lang natin. So, depende na sa inyo guys kung ano man yung gusto nyo. Pwede nyo din ilagay yung picture nyo kung gusto nyo. So, ayan guys, tapos na siya. Para sa akin, okay na yan. And then, pagkatapos natin, isi-save na natin siya. And then, click natin yung save. And then, download. And in the left side below, click natin yung na-download natin. And then, pag na-open na, right-click na natin sa mouse. And then, save. So, isi-save nyo lang sa gallery nyo guys. Papangalan ko subscribe. Then save. And then check lang natin sa gallery. So ayan na guys yung bagong na-edit natin. So pwede na natin siyang i-download sa ating YouTube account. Then click natin yung profile picture. Click YouTube Studio. Click settings, click channel, and then click branding. And then, papalitan natin yan guys ng bago, yung na-edit natin. So, click natin yung remove, and then choose image. Ayan, and then double click lang natin yan. And then, click natin yung entire video para makita sa buong video natin at sa lahat ng video natin. And then, click save. So, ayan guys, naka-save na siya. So, check lang natin sa ating video. Refresh lang natin. So, ayan na guys, ang ating bagong branding watermark. So, isang click lang nila and naka-subscribe na sila sa inyo. So, makikita na yan sa buong video natin and sa lahat ng videos natin. And yun lang po guys, and don't forget to like and subscribe and see you on my next video. Bye!